Pangulong Duterte inutosan si Labor Secretary Silves Rebello na makipag-peace-talk kay Juma Sison. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Inamin ni Pangulong Duterte na ipinadala niya sa Secretary Rebello upang magipag-usap ni Juma Sison. Ang tinitindigan na ngayon ng Pangulo ay dapat ang isang leader ay hindi umayaw sa usaping pangkapayapaan. Matatandaan na ilang beses na rin pinatigil ni Pangulong Duterte ang usaping pangkapayapaan sa mga rebuilding NPA. Noong November 23, 2017, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation 360 na formal nang nagpatigil sa usaping pangkapayapaan sa mga rebelde dahil sa ginawa nilang sunod-sunod na pag-atake laban sa pamahalaan. Noong December 5, 2017, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation 374 na inuri ang NPA na isang teroristang grupo. Kinilala ng Amerika, EU at United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand at Pilipinas ang CPP-NPA na isang teroristang grupo. Noong Marso 18, 2019, itinigil ni Pangulong Duterte ang National Government's Negotiating Panel na pinangunahan ni Rebello dahil sa naudlot na peace talk. Ngayon, binago naman ng Pangulo ang kanyang pahayag alang-alang daw sa kapayapaan. Sinabi ng Pangulo na hindi niya pwedeng isara ang pinto sa posibilidad na muling ibalik ang usaping pangkapayapaan sa mga rebuilding NPA dahil ang bansa natin ay nasasabik sa kapayapaan. Ayon pa kay Pangulong Duterte, ang pagkasabik sa kapayapaan ay laging nandyan. Hindi lang para sa mga military at pulis, kundi para sa bawat isa. Kailangan lang daw na laging bukas ang pinto ng kapayapaan. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!